Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami sa pagmamahal nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noon pang una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang mailalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi mauunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahahadlang. Ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Ang aking isasagot sa kanyang katanungan, kahit ako'y walang sala,
ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakila mong gawa makikita? O ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon'y purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakabapa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamaki ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng ating mga guardian angel. No, ang bawat isa sa atin ay merong itinalagang anghel na nagbabantay sa atin mula nang tayo'y ipanganak hanggang sa tayo ay mawalan ng buhay. At sa langit, makakasama natin, makikita natin ang ating guardian angel. Sa ating salmo, narinig natin, Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Sa atin namang unang pagbasa sa bandang huli, sinabi ni Job, sa harap kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagaway, sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Nasabi to ni Job dahil nga sa dami ng kamalasan at kasamaan na nakanyang naranasan sa kanyang buhay, na wala lahat ng kayamanan, namatay ang kanyang anak sa kabila ng kanyang kabutihan. Unang-una, lagi nating iisipin at lagi nating tatandaan, iba ang Diyos sa atin. At hinding-hindi natin lubusang mauunawaan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga maraming pagkakataon, ang tangi na lang talaga nating magagawa ay magdasal sa Kanya. Siguro, yung ilan sa atin napunta na rin sa punto na hindi nalalayo sa karanasan ni Job. Ginawa ko na nga lahat ng bagay, nagpakabuti ako, nagserve ako, wala akong inapakang tao, ganito pa ang nangyari. Masama pa yung nangyari. Minsan, napapatanong talaga tayo sa Diyos kung bakit ganun. And minsan, yung iba din sa atin, napapatanong kung may Diyos ba talaga. Pero ang paalala sa atin ng ating unang pagbasa, kahit naman napapatanong si Job sa kanyang buhay, hindi naman siya nawalan ng pananampalataya. At alam niya na iba ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng tao. At kahit kailan hindi natin lubusang mauunawaan ang isip at kalooban ng Diyos. Pero kahit hindi natin ito lubusang mauunawaan, hindi ibig sabihin nun, hindi natin siya maintindihan. Lagi nating tatandaan, kapag dumating yung oras na naunawaan natin ng lubos ang isip at kalooban ng Diyos, ibig sabihin, Diyos na rin tayo. Ibig sabihin, hindi talaga darating yung panahon na yun. Dahil tao lamang tayo. Tayo ay mga pawang nilikha ng Diyos. Pero saan ba natin talaga kailangan ng pananampalataya? Nagkakaroon ng kabuhayan ang pananampalataya sa mga sandali na mahirap manampalataya. Sa pagkakataon na ito ng buhay ni Job, ang pananampalataya at tiwala niya yung hinihingi ng Diyos. Kasi ang ibig sabihin din ng pananampalataya ay yung magtitiwala ka kahit parang nadaya ka. Diba, ganun yung karanasan ni Job. Nagsasacrifice pa nga siya para sa mga kanyang anak in case nagkamali sila. Ginawa niya lahat ng mabuti. Wala siyang inapi, wala siyang ginawang masama kahit na konti. Pero sa kabila ng mga yun, minarapat, pinagindapat, pinayagan ng Diyos na atakihin si Job ng demonyo. Pinayagan ng Diyos na magdana siya ng labis-labis na kahirapan. At kung minsan, ganito rin yung karanasan natin para tayong nadaya. Pero ang tanong doon, kaya mo pa rin bang magtiwala?
Dahil kung kaya mo pa rin magtiwala sa kabila ng parabagang pandaraya, yun ang pananampalataya. At hindi sa lahat ng oras madali manampalataya. Kasi ang pananampalataya din ay ang umasa sa Diyos sa kabila ng kawalang pag-asa. Diba marami din sa ating mga kapatid, kababayan, dumarating sa punto na wala na talagang pag-asa. Minsan dahil sa sakit na talagang halos ikamatay na. Minsan sa kahirapan na halos hindi na makabangon. At marami pang ibang dahilan kung bakit nawawala ng pag-asa at tayong mga tao. Pero ang pananampalataya, tinuturuan tayo na umasa sa kabila ng walang kapag-asa. Ganun yung karanasan ni Elizabeth. Diba? Baog, matanda na, wala ng pag-asang manganak. Pero dahil may pananampalataya sa Diyos, nagkaroon ng anak. Pinanganak ni San Juan Bautista. Ang pananampalataya, tinuturuan tayo na umasa sa kabila ng kawalang pag-asa. At ang pananampalataya ay tinuturuan tayo na magtiwala sa kabila ng lahat ng mga dahilan para hindi na magtiwala. Kung kayo ba si Job, namatay yung anak nyo sa isang araw, kahit ginagawa mo lahat ng mabuti, magtitiwala ka pa ba sa Diyos? Kung katulad mo si Job sa isang iglap na wala ng iyong lahat ng kayamanan, lahat ng iyong source ng kabuhayan, kaya mo pa bang magtiwala sa Diyos? Kung kaya mo pang magtiwala sa Diyos, katulad ka rin ni Job. At yun din yung hinihingi naman sa atin. Sa kabila ng parang wala ng dahilan na magtiwala, kung kaya pa nating magtiwala, ibig sabihin nun, meron tayong pananampalataya. At sa ating ebanghelyo, kung ganito yung kalagayan natin, na sa kabila ng kahirapan ng pananampalataya, nananampalitaya pa rin tayo, sa kabila ng waring pandaraya, kaya pa rin nating magtiwala, at sa kabila ng mga dahilan para hindi maniwala, naniniwala pa rin tayo, maituturing tayo na isa sa mga maliliit, katulad ng bata. Yun yung sinasabi sa atin sa ating ebanghelyo. Ano bang ibig sabihin ng mga maliliit na katulad ng bata? Ang ibig sabihin nun ay yung mga tao na walang inaasahan kundi ang Diyos. At kung tayo ay katulad ng mga tao na walang inaasahan sa buhay kundi ang Diyos, ibig sabihin nun, tayo ay maituturing na mamaliliit katulad ng bata. At ano ang pangako ng ating Panginoon sa ating pagbasa kung katulad ng mga bata? Sabi niya, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. At ang lahat tayo, sabi sa ating katesismo, lahat tayo ay merong ibinigay na espiritu at ang espiritu na ito ay tinatawag na guardian angel na magmula pa nung tayo ipanganak hanggang sa tayo ay mawala sa mundo, laging nananalangin para sa atin, laging gumagabay sa atin, laging nagtuturo ng tamang landas sa atin. Pero may mga pagkakataon na imbis na yung guardian angel yung pakinggan natin, yung kalaban ng guardian angel yung napapakinggan natin. Pero ang anghel natin ay larawan ng pagmamahal ng Diyos. At ito ay paalala ng pagmamahal ng Diyos na hindi magmamaliw. Dahil katulad ng Diyos, ganun din naman yung ating anghel. Sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating pagkakamali, hinding-hindi tayo iniiwan ng Diyos, hinding-hindi rin tayo iniiwan ng ating guardian angel. Kaya ang anghel sa buhay natin ay paalala ng paggabay ng Diyos at paalala din ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayong umasa sa Diyos sa kabila
ng kahirapan ng pananampalataya, sa kabila ng kawalan ng pag-asa, sa kabila ng kawalan ng tiwala, patuloy tayong tinatawag na manampalataya at umasa sa Diyos katulad ng bata. At kasama din nito, lagi nating tatandaan, ang mga anghel ay laging nasa tabi natin at sila ay paalala na lagi tayong kasama ng Diyos at lagi tayong minamahal ng Diyos. Amen. Magsitayo po. Minamahal kong mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masagasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Iyong mga nawala ng mga pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yung mga pinahina ng karamdaman at pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin
ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang ilayunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Music.
Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being exalted, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being prepared to others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being consulted, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service, bukas, October 3, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 at hindi ka sasalukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mo magsalo sa pagkain nagbibigay buhay ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadadala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.